Hello guys! Welcome back sa channel natin. I hope you enjoyed our last video. Sana naging informative and at the same time, may natutunan kayo maski pa paano. And I guess this is just an extension of the last video regarding the current situation here in New Zealand. At the moment, it is still recession here in New Zealand. And may mga nag-message na nakakalungkot nga daw na kung kailan plano nilang magpunta dito sa New Zealand. Doon pa tinamaan ng recession ang New Zealand. Meron nga nag-message na na-cancel yung visa niya dahil sa recession dito sa New Zealand. Actually, maraming na-affect. Of course, when you say na-affect, it's an extension of your family, diba? Kasi, nasa abroad tayo kasi hindi naman para lang mag-abroad, para lang mag-travel, no? Most of us, nag-abroad tayo for our families para ma-afford natin ang decent life. And, you know, to be able to afford a decent life para sa mga mahal natin sa buhay, para maibigay natin yung mga pangangailangan ng mga loved ones natin. And so kapag, of course, kapag mahirap ang buhay natin sa abroad, affected rin syempre yung pinapadala natin, 'di ba, sa mga families natin. And so it is a parang somehow domino effect kapag nagkakaroon ng recession sa isang bansa. And don't fret, guys. Don't dwell sa ganong situation ng bansa. Kasi recession is not permanent naman. All countries go through the same thing naman. Every now and then, kapag tinatamaan yung economy ng isang bansa, dumadaan talaga sa recession. So, hindi siya permanente. It could be around 6 months, 1 year, 2 years. So, hindi siya permanente. Even, natatandaan ko nung nasa UAE pa kami, nagkaroon ng recession. And ang pinakatinamaan talaga nung time na yon was yung Dubai. And madaming nawala ng trabaho, literal na. To the point na lumipat sila ng Abu Dhabi kasi mas madaming population ang Dubai compared sa Abu Dhabi. And so, madaming nawala ng trabaho sa Dubai, lumipat sila ng Abu Dhabi para doon sila maghanap ng employment nila. So, I think it lasted around 2 years, kung hindi ako nagkakamali na ganun. So, ganun din naman. Just like ang US, dumaan din naman sa recession, ang Pilipinas, lahat naman ng bansa dumadaan sa recession. Kaya, to those of you na natatakot na baka hindi na kayo matuloy dito or baka pagdating nyo dito is mahirapan kayo, pagdating nyo dito wala kayong mahanap na work, or kumbaga yung may kukuha sa inyo na family member para makapunta kayo dito, huwag kayong masyadong mag-focus dun sa negativity kasi hindi naman siya permanenteng sitwasyon. So, ano siya, makaka-recover naman, 100% sure ang New Zealand. So, at the moment, since nga ang recession is unavoidable, di ba? Lahat halos ng bansa dumadaan sa proseso na tinatamaan ang ekonomiya ng bansa. So, here in New Zealand, ano nga ba ang mga effect
ng recession dito sa New Zealand? Well, first of all, of course, yung job loss ng maraming tao. Kung nanonood kayo ng news or kung nagbabasa kayo ng news, isa sa pinakamalaking construction company dito sa New Zealand, nagsarado siya, and I believe halos 700 Pinoy ang nawala ng trabaho. Pinoy pa lang yon, wala pa doon yung ibang nationalities. And not only that, from small to medium to large companies, madami talaga ang nagsarado. Nawala ng trabaho, of course, and hindi lang private companies, even ang government sector, of course, has to go through reduction on spend, and to be able to do that, kailangan magbawas ng tao. So, maraming sectors ng government ang nag-start na magbawas ng mga tao nila. And even, actually, meron ngang isang news hub dito sa New Zealand. Sikat siya na news hub, and I think around 250 employees ang nawalan ng trabaho sa kanila. So, it's a pity, pero anong magagawa natin, diba? That is life. To be honest, meron nga kaming kapitbahay dito. I think construction worker siya. Resident na naman silang mag-asawa. Sa pagkakakwento niya is, kinunti na lang yung, kumbaga, binawasan siya ng working hours ng work niya. So, syempre, mas maliit yung kita niya. And so, he has to find another job para makompensate yung nawalang income sa kanila. Especially, alam ko, buntis yung wife niya. So, mas malaking kailangan nilang kita, diba? Sa totoo lang, guys, actually, dito kasi sa New Zealand, ang sweldo is usually on a weekly basis. Kasi pagbabayad din ng bills dito, gaya ng renta ng bahay, is weekly din, weekly basis. Pero yung water, electricity, yung mga yon, monthly basis naman. Pero syempre, ang pinakamalaking gastos dyan is yung renta. So, syempre, kung kukunti yung sahod mo, saan ka makakahanap every week, di ba, ng pambayad ng bahay? Most especially dun sa mga, di ba, yung mga may sariling bahay na nag-loan sila ng mga bahay nila. Of course, mas mataas yung binabayaran ng mga yon. And kung isa sila sa nawala ng trabaho, then of course, mas hirap sila at this point in time. So, madaming naapektuhan sa recession dito sa New Zealand. And apart dun sa job losses, of course, yun nga, nabanggit ko na yung reduction of working hours ng ibang kumpanya. And they had to do that kasi nga para makapagbawas sila ng expenses. And to be able to do that, kailangan nilang magbawas either ng tao o magbawas ng working hours ng mga tao nila, ng mga laborers. So, maraming nagsarado na kumpanya, guys. And in order for them to survive the crisis, ganun na lang ang ginagawa nila. Kailangan nilang mag-cut ng expenses, cut down ng cost. Actually, even ang government dito sa New Zealand, isa sa means niya to be able to reduce some of the cost is yung, alam niyo dito, yung transportation dati ng mga bata, like sa buses, sa trains, lahat yan free. And starting ng May 1, I think, hanggang 5 years old na lang yung magiging libre ng pamasahe. The rest of them, from 5 years old pataas, 40% ng adult fare, transportation, yun yung babayaran ng bawat bata. So, dati libre sila ng pamasahe, starting May, hindi na.
So, nagkaroon din ng argument about dun sa pagtanggal nung anong tawag dito, yung sa libreng food ng mga students dito sa New Zealand. Actually, hindi lahat ng schools dito may ganun na libre ng food yung mga students. Pero, alam ko yun, in-argue nila kasi gusto nilang ma-push yung mga students to continue coming to schools and for them to motivate the students coming to school, ayaw nilang tanggalin yung free food, free meal para sa mga students. Actually, malaking bagay yun eh, kasi syempre for a family na struggling, syempre imbes na mag-iisip ka pa ng ipapabaon sa mga bata, at least libre na ng pagkain, di ba? Although actually, itong mga, yung mga anak namin, pinagbabaon namin sila ng snacks, kasi ang snacks sa school is fruits, and sometimes banana, sometimes apple or orange, ganun yung snacks. Eh, itong mga bata gusto nila, like, for example, yung nuggets, or gusto nila ng iba, like tinapay, ganyan, muffin. Kumbaga yung mga bata, diba, yung mga gusto nila, iba-iba yung nalalasahan nila araw-araw. Kaya pinagbabaon namin sila ng snacks. Pero lunch, hindi na, kasi libre naman sila ng lunch. So, kumbaga, madaming effect sa New Zealand ang recession. For instance, ang changes when it comes to green list category, nung April 8, nag-announce ang immigration ng New Zealand na 6 roles will be added to the green list, such as aviation engineer, naval architects, ICT database and system administrator, so IT itong linya na to, and then mechanical engineer, technician, aircraft maintenance engineer, corrections officer. So, ito yung mga nadagdag. And then, ito naman yung mga na-announce pero hindi na sila isasama sa green list. Paving plant operator, metal fabricator, pressure welder, welder, fitter in general, fitter and turner, fitter welders, metal machinist, panel beater, vehicle painter, road roller operators. And then, ang plano before was isama itong mga roles na to, na i-add sa infrastructure sector agreement, pero unfortunately hindi na matutuloy. So hindi nakasama sa mga green list ang drillers, assistant earth moving laborers, line markers, machine operators, mechanics assistant, road traffic controllers. So yun yung mga changes when it comes sa mga na-add at sa mga nabawas sa green list category. And then, when it comes to accredited employer work visa naman, ang changes is that kailangan na ang IELTS exam, English language requirement for migrants, even those applying for low-skilled level 4 and 5, and then minimum skills and work experience threshold for roles that fall into level 4 and level 5, employers will need to engage with work and income before approval to bring in migrants will be granted. I'm not sure about this, guys. Okay, ito yung malaking changes, guys. Malaking change. Reducing the maximum continuous stay
for level 4 and level 5 roles into 3 years. So, malaking factor yun, guys, na kumbaga instead na pwede silang maka-avail ng residency, may 5 years sila, naging 3 years na lang sila. So, ang assessment ng government is to limit those job roles, steps taken para makabawi ang economy ng bansa. So, again, don't fret guys kasi nag-iiba naman yan. So, who knows, in only a matter of few months, mag-iiba na naman yan, di ba? So, tapos meron din na, yung isa sa changes is secondary school teachers straight to residence pathway na sila. So, meron kasing shortage ng secondary school teachers dito sa New Zealand. So, kailangan lang they have an offer of employment dito sa New Zealand, accredited employer. Tapos, ayun nga, work to residence pathway na rin sila. As I said, don't fret kasi ang government ginagawa naman ang lahat para makarecover sa gantong sitwasyon. In fact, nasa news kamakailan lang na merong proposed na sa Wellington, it's mega tunnel. So, malaking project siya. And of course, when you say a big project, ibig sabihin, kailangan niya ng additional manpower. So, syempre, hindi naman pwedeng basta-basta na lang susulpot, mamagicin nila ang tunnel na yan, di ba? So, syempre, kakailanganin nila ng resources, ng manpower to be able to construct the infrastructures that they are planning. So, syempre, mag-start yan na maghanap ng mga workers. So, madami guys, madaming plans ang government. For example, yung subsidies na planong ibigay sa mga children. I think available yun sa mga citizens dito sa New Zealand for those children. I'm not sure kung anong age brackets, pero around $75 ang marireceive nila every week ng mga bata. So, malaking tulong yung subsidy na yun, di ba? And then, of course, meron din yung support para sa mga citizen dito sa New Zealand. Ang government, nagbibigay siya ng subsidy dun sa mga citizen dito sa New Zealand ng low-income families. So, may, kumbaga, merong set of requirements ang government. Tinitignan nila kung yung income bracket ng family mo is mababa, and then so magiging qualified kayo to claim for subsidy para sa family ninyo dito sa New Zealand. And then meron din yung pinaplano ang government about I think utilization of the natural resources, which is mayamang mayaman ang New Zealand sa natural resources kasi nga bundok dito, 'di ba? Nakikita niya naman sa mga videos, talagang mayaman sa natural resources ang New Zealand. And so isa to sa magiging projects ng New Zealand para makabangon sa gantong sitwasyon. And so huwag kayong mag-alala. Hindi ako professional or licensed immigration or immigration advisor, guys. Based lang to sa nababasa ko sa news. And I hope kayo rin, kung plano nyong makapunta dito, huwag kayong matakot. It's only a matter of being ready. Like I said dun sa last video ko, if you plan to come here na wala kayong family members na susuporta sa inyo financially, you have to come here na may baon talaga. Kasi for you to be able to establish a new life here, syempre kailangan nyong maghanap ng bahay. And then, syempre habang wala pa kayong income, di ba? Yung
yung pera nyo, puro yan palabas. Which is why kung pupunta kayo dito on a student visa, I always think that it is a big factor, it is ideal na mag-asawa kayong pumunta dito or mag-partner kayong pumunta dito. Why? Because even if madami kang baon na student visa ka na pumunta dito, dalawang bagay yan eh. Financial and then emotional and psychological support. So, especially for those na first time nilang mag-abroad, kailangan mo talaga ng yung ano ba, emotional support. Mahirap yung mag-isa ka sa bansa na alien sa'yo. And yun, like I said, kung pupunta ka dito on a student visa, kahit gaano karami yung baon mo, syempre, hindi ka kaagad makakahanap ng work. You cannot, kumbaga, assure that na may mahanap ka agad ng work, and even if meron kang mahanap, it doesn't mean na masusustain mo yung cost of living dito, kasi syempre kailangan mong magbayad ng renta, pagkain mo, kung hindi ka man makabili ng kotse mo, yung transportation cost mo, kung may kotse ka, not only your kumbaga, kailangan mong mag-fuel, kailangan mong magbayad ng parking, kasi hindi naman libre ang parking dito, guys. I'm not sure sa ibang areas ng New Zealand, pero dito sa Auckland, hindi libre ang parking. Ano pa ba? Kailangan mong magbayad ng kuryente, ng data, ng telepono, kailangan mong magbayad ng water. So, madami kang expenses, guys. And to be honest, I don't think kung mag-isa kang pupunta dito on a student visa, unless of course kung galing ka siguro sa pamilya na kumbaga afford talaga na i-sustain yung lifestyle mo dito sa New Zealand habang nag-aaral ka, then no problem at all. Pero kung independent na i-sustain mo yung sarili mong cost of living dito while studying, I'm not sure kung paano mo yun i-manage. Well, kasi yung tuition naman, in advance, babayaran mo na siya in full bago ka pa pumunta dito. In fact, pagka-issue ng visa mo, na student visa, babayaran mo na yung tuition fee mo ng buo. So, ang iisipin mo na lang pagdating dito, syempre yung araw-araw na pangkabuhayan mo. So, I think I will always prefer na kung pupunta ka dito on a student visa, may kasama kang, may katuwang ka, like yung spouse mo or yung partner mo. Kasi kung andyan yung partner mo, at least, di ba, kung open work permit siya, syempre, mas madali kasing makahanap ng work ang open work permit dito compared sa student visa. Kasi, yun nga, kapag kasi sinabing student visa, syempre may limitation yan ng 20 hours per week lang na working condition, di ba? Hindi ka pwedeng mag-exceed ng 20 hours a week. So, ang open work visa, kahit ilang oras ka pa magtrabaho a day, permanent role, full-time role, pwede ka, and mas madaling makahanap ng trabaho kapag open work permit ka. Anong tawag dito? In fact, alam mo ba, insert ko lang dito, although out of topic na, kaninang umaga, I know it's recession here in New Zealand, pero kaninang umaga, merong isang headhunter, actually headhunter, kilala ko siya kasi it's a recruitment agency, and she offered me for a coffee. So, kumbaga, it's a signal na gusto niya akong, kumbaga, i-bigyan ng option for unemployment. Well, I'm not sure na gusto kong lumipat ng work
at any point in time kasi kaka-start ko lang naman sa work ko few months back and gusto ko talaga yung sector na napuntahan ko kasi government sector siya and not everyone can just work at a government sector lalo na for those na kadarating lang ng New Zealand, di ba? And I'd like to take my time kasi gusto ko munang mag-grow dito sa work ko bago ako siguro mag-decide na lumipat ng ibang kumpanya or ng ibang role. Pero ayun nga, hindi ako nag-close door kasi nga kumbaga like who knows, di ba? If kailanganin ko man yung tulong niya for my husband in the future or for myself in the future, pero not at this time kasi nga wala pa akong plans na lumipat ng work. Pero yun nga, kaninang umaga nag-reach out siya sa akin and she's very kind and alam kasi niya yung background ko and yung role ko at the moment, kung ano yung responsibilities ko. And actually, nag-offer na siya before sa akin na magkapit tayo, sabi niya. And ayun nga, since very busy lagi yung schedule ko, hindi ko siya ma-accommodate. And kanina sabi nga niya, let's pencil it at least a month from now so that daw maging available ako. And siya na yung pupunta sa akin para lang makapag-copy kami kasi dun sa building ng isa sa offices namin, yung same building mismo, sa ground floor mismo, meron kaming coffee shop sa building. So, meron coffee shop sa building. So, yun nga. Sabi niya, puntahan daw niya ako para makapag-copy kami. So, ayun nga. Madaling makahanap ng work dito as long as, kumbaga, as I mentioned in my last vlog, meron kang right, legal right to work here in New Zealand. Meron kang work experience and qualifications related dun sa field mo. And third is yung communication skills. So, it's a good thing that you network, you know, especially bago kami dito sa New Zealand. And it's a good way na to be able to create friends and connections din na rin dito sa New Zealand. Gusto kong, kumbaga, mag-network ng mga kakilala dito so that in the future, if kailanganin ko man ng help nila, diba, madali na lang lumapit sa kanila or mag-communicate when it comes to employment, finding employment, ganyan. So, yes, so going back to the topic, so kung pupunta ka dito as a student visa, sorry dun sa background sound ha, kumakanta yung anak kong bunso. Ayan, pag nakamood kasi siya, ganyan siya. Kahit anong kanta, kahit mag-create lang siya ng kanta, yan, para siyang pusa. Yan. Boses pusa kapag kumakanta. Yan. Anyways, ayun nga. So, it is preferably para sa akin na kung pupunta ka dito on a student visa, kasama mo yung spouse mo or yung partner mo so that it's easier when it comes to finances, number one, and number two, yung emotional and, di ba, psychological support mo. Kasi, mind you guys, madami dito yung dumadaan ng ng mental health issues. Kapag yung tipong hindi ka makahanap ng work, yung wala kang makausap, tapos yung tipong wala kang kaibigan, nasa malayo ka, it's possible that you go through depression, you go through anxiety, and iba talaga kapag may kasama ka sa buhay. So for those na planning na magpunta dito, kung kaya lang din naman na isama nyo yung asawa nyo o yung partner ninyo, make sure guys na you have enough support, not just financial support, but of course, kailangan talaga meron kang nakakausap, especially when you're starting a life abroad. So ayun lang guys, I hope na naging informative somehow itong video na to.
I hope you continue to watch my videos. Please like, subscribe, and share. And I'll see you again soon. God bless you all and bye!